Hello, everyone. Manalangin po tayong lahat. Mahal naming Diyos ng pag-ibig, salamat po. Taimtim po kaming nagpapasalamat sa iyo dahil sa dakilang pag-ibig at biyaya mo sa pagsugo sa Panginoong Hesukristo sa mundong ito, dahil po sa pagmamahal mo sa mga kaluluwang nakadadhana sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno, at sa pagpapahintulot sa Kanya na dalhin ang lahat ng mga kasalanan na nagawa namin sa aming buhay at sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo. Nagpapasalamat po kami dahil ipinanganak kaming muli bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, at sa paglalagay sa amin sa iglesia, kung saan ka kumikilos, pumapatnubay, pumuprotekta, at nanguna sa amin hanggang sa araw na makapunta kami sa langit. Salamat din po dahil ipinagkatiwala mo po sa aming iglesia ang misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo hanggang sa dulo ng daigdig at sa paggabay sa amin upang maingatan ang Ebanghelyo na nasa amin. Panginoon, dalangin po namin ang mga misyonaryo na kumahayo sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Dala ang Ebanghelyo, maging ang kanilang pamilya at ang mga iglesia na kanilang pinaglilingkuran. Alam mo po ang kanilang sitwasyon, kaya humihiling kami sa iyo na tingnan mo po ang bawat isa sa kanila. Dagdagan mo po ang mga bilang ng mga naniligtas sa kanila at matibay nawa na maitatag ang mga iglesia. Sa amin pong lahat na nabubuhay sa iglesia, ang banal na Espiritu nawa ang magdalis sa aming sama-sama sa pag-ibig upang mahalin namin ang mga brothers at sisters na may isang puso at isipang hanggang sa araw na kunin mo na po kami. Tiyakin mo po nawa na walang anumang panlabas na kakulangan sa amin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa umaga ng linggong ito, turuan mo po kami ng mga salita na aming kailangan na maintindihan. Patnubayan mo po kami ng iyong salita. Buksan mo po ang aming puso ng maluwang upang matanggap namin ang salita mo, Panginoong Diyos, sa loob namin at kumilis nawa ito upang maisagawa namin ito ng lubusan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 13, verse 34 and 35. John chapter 13, verse 34 at verse 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Gaya po ng inawit ng choir, ang ating pinakamimithi sa buhay ay ang langit. Naniniwala po ako na kung walang langit, o kung hindi tayo makakapunta sa langit, walang kabuluhan ang mabuhay sa mundong ito. Lumalakad tayo sa landas na ito patungo sa makalangit na tahanan. Ngayon at maging bukas, lumakad ang Panginoon sa landas na ito at ipinakita niya sa akin ang daan at ginawa niya tayong mga alagad niya upang sumunod sa daang ito. At bilang kanyang mga alagad, ang daan na dapat nating lakaran ay ang magmahalan sa isa't isa. Kasabi po niya dito, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Bilang tagasunod ng Panginoon, isang pinakamahalagang aspeto ng pagiging alagad ay ang pagmamahalan sa isa't isa. Ang alagad ni Kristo ay may katangian ni Hesukristo. Ang katangiang ito ay nakadetalye sa John chapter 13 na binasa natin kanina. Ang katangiang ito ni Kristo ay dapat nating maisagawa bilang kanyang mga alagad. Kapag may katangian tayo ni Kristo, ang mga buhay natin ay ganap na mapabago mula sa pamumuhay para sa ating kapakanan, kapakanan tungo sa pamumuhay para sa kapakanan ng ibang tao, gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi sa 1 Korinto, Chapter 10, verse 24, huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ito po ay tumutukoy sa kahalagahan ng pagtulad sa katangian ni Hesukristo at sa kanyang pag-ibig.
Sabi rin po sa Unang Korinto chapter 13, simula verse 4 hanggang 7, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos. Hindi ito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan ito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang katangian ito ni Kristo, upang naisasabuhay natin ito, napapahayag ang pag-ibig niya sa pamamagitan natin, at ito ang paraan upang maging alagad. Kaya paano po tayo magiging alagad ni Kristo? Una, kapag pinapangaral natin ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos at naririnig ito ng mga tao. Kaya tumatanggap sila ng kaligtasan, doon nagiging mga alagad din sila ni Kristo. Kaya nga po bago umakyat sa langit si Jesus, hinikayat niya ang mga alagad na sinasabi, kahit sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag ang gawain ng kaligtasan ay naisagawa, ang taong naligtas ay tinatawag na na isang alagad ni Kristo. Malinaw na ang taong tumatanggap ng kaligtasan, gaya ng sinabi kanina, siya ay isang alagad na ni Kristo. Sinasabi rin sa mga Gawa chapter 2 verse 41, kahit ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 30,000 kaluluwa. Ang mga nakarinig ng salita at tumanggap ng kaligtasan ay naging mga alagad ni Jesucristo. Sinasabi rin sa Gawa chapter 6 verse 7 na patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming luba ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem. Sabi po, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. Sa linggong ito, ang salita ng Diyos ay pinatutuhanan sa iba't ibang mga lugar at ang salita ng Diyos ay aktibong pinapangaran. Bilang resulta, ang bilang ng mga alagad ay labis po na nadaragtagan. Igit pa rito, sabi rin po sa Gawa 14 verse 21, nang maipangaral na nila ang Ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami. Ang isang alagad ni Kristo ay isang taong nakikinig sa salita ng Ebanghelyo ng Kaharian at ng Ebanghelyo ng Biyaya, tinatanggap niya ito at ang setang iyon ay nabubuhay sa kanyang puso. Ang mga hindi ligtas ay hindi magiging alagad ni Kristo. Ang mga naligtas lamang ang magiging mga alagad ni Kristo. Ang mga naligtas ay dapat natandaan ang katotohanan sila na ay alagad ni Kristo. At ang paglakad sa daan ng isang alagad ay paglakad sa daan ng buhay at sa daan ng katwiran. Ang daan na nilalakaran ko ngayon ay ang daan ng buhay. Ang sabihin na lumalakad tayo sa daan ng buhay ay nangangahulugan na lumalakad tayo sa daan ng pagiging alagad. Sa makatwid, ang mga alagad ni Kristo, kapag sinusunod natin ang mga utos na biligay sa atin ni Jesucristo, tunay na magiging mga alagad tayo na nakakalugod sa Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus dito sa John 13:34 at 35, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung walang pag-ibig sa ating iglesia, kung gayon, ang ating iglesia ay pagditipon lang ng mga tao. Pagsasama-sama lang. Pero ang iglesia po natin ay puno ng pag-ibig ni Kristo. Sa loob ng pag-ibig na ito ni Kristo, ang pagsunod ay naitatatag at ang pagnanais na masunod ang mga utos ni Kristo ay maalab na mapupukaw sa atin, na nag-aakay sa atin na kusang loob na maglingkod sa Panginoon. Ang alagad ni Kristo ay isang taong natututo mula sa Panginoon at sumusunod sa kanyang halimbawa. Sinabi ni Jesus mismo sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Pinasan ni Jesus ang pamatok ng krus na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya at tahimik na lumakad sa burol ng Golgota. Nagdi siya ng 6 na oras sa krus, nagdanak ng dugo at namatay sa krus na may ganap na pagsunod.
Dahil lamang sa pag-ibig na mayroon siya para sa akin, kaya posible itong mangyari. Ang makapangyarihan, ang lumikha ng langit at lupa, nagtiis siya ng lahat ng mga pagdurusa sa burol ng Golgota na may ganap na pagsunod at katahimikan. Dahil po sa nagkuumapaw niyang pag-ibig para sa atin, tayo ng mga gaya ng mga uod, mas masahol pa sa bulate, isang dakilang pag-ibig na hindi maipapahayag ng mga salita. Kaya nga tinawag tayo upang lakaran ang daang ito. Kaya nga, sabi rin po ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 11, versikulo 1, gaya ko kay Kristo. Ang paggamit ng salitang maging gaya, sa halip na sabihing naging gaya, ibig sabihin, maging sa panahon na ipinadala ang sulat sa Corinto, tinutularan pa rin ni Apostol Pablo ang Panginoong Heso Kristo. Kaya sinasabi niya, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ang tularan si Heso Kristo ay ang tularan din si Apostol Pablo. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ang mga gawa na ginawa ni Heso Kristo ay naisagawang muli. At sa pamamagitan niya, ang pagkalat ng Ebanghelyo ay nagbunga ng pagkatatag ng Iglesia, ng paglago ng mga mamamayan sa langit at ng paglawak ng kaharian ng Diyos. Tayo ngayon ay mga alagad ni Heso Kristo na tinutularan din si Heso Kristo. Ang maligtas at maging isang alagad ay iba kumpara sa pamumuhay ng buhay ng pagsunod bilang isang alagad. Gaya ng magkaiba ang maisilang bilang isang bata at ang mabuhay bilang isang tao. Ang maging alagad ni Kristo ay sa pamamagitan ng pagkaunawa sa Ebanghelyo. Ngunit ang pamumuhay bilang isang alagad, kasama po nito ang pagsunod sa kanyang mga utos. Naging alagad ako ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng biyaya ng kaligtasan. Ngunit, ang pamumuhay bilang isang alagad ay nangangahulugan ng pagkatutumula sa Panginoon, ang tularan siya, ang paggaya sa Kanya, ang paglilingkod sa Panginoon, at ang paglilingkod at pagmamahal sa mga brothers and sisters. At ang pagsunod, ito ang mga paraan ng pamumuhay bilang isang alagad. Ang mga alagad na pinili ni Jesus, hindi lamang sila mga naging mga alagad ni Kristo. Tayo rin po, bilang mga naligtas, naging mga alagad din tayo ni Kristo. Ibig sabihin, ng pamumuhay bilang isang alagad ni Kristo ay ang pagsunod sa mga utos na ibinigay ni Kristo. Kaya sabi ni Jesus sa John 14:21, siyang mayroon ng aking mga utos at pinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Ibig sabihin, nagiging alagad ko siya. Ang namubuhay ng maayos bilang alagad ko ay ang nagmamahal sa akin. Sabi niya, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama, at siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Gaya ng buhay niya sa Kristo ay nahayag sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ninanais po ng Diyos na mahayag din sa Heso Kristo sa ating mga buhay. Kung tunay na namumuhay tayo ng buhay ng pagsunod at sumusunod tayo sa kanyang mga utos, sinasabi po, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Sa pamamagitan ng taong ito, maihahayag si Heso Kristo sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Tunay na talagang siya po ay halimbawa ng isang alagad ni Kristo. Kaya, ang pagmamahal at pagsunod sa Panginoon ay isang napakalagang aspeto ng pagiging alagad. At kung ikaw ay alagad na, mahahayag sa iyo ang buhay ni Kristo. Mahahayag si Kristo sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya kung tutuparin natin ang mga utos ng Panginoon po sa atin, kung mabubuhay tayo sa pamamagitan ng kanyang mga inuutos sa atin, mahahayag ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Tingnan po natin, Unang Juan chapter 5, 1 John chapter 5, verse 3. Unang Juan chapter 5, verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ng kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat.
sabi sapagat to ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Una, binigyan po tayo ni Jesus ng napakahalagang utos na isang bagong utos. Sabi kanina, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahan ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ito po yung pag-ibig na agape. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Kasi sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, mahahayag ang Panginoong Hesukristo. Tignan din natin sa unang 1 chapter 4. Verse 7 hanggang verse 12. Unang 1 chapter 4, simula verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sabagat ang pag-ibig ay si Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sabagat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Verse 11 at verse 12 po, basahin natin sabay-sabay. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Napakalalim ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Ang mga alagad ni Jesus ay tumanggap ng nag-uumapaw na pag-ibig sa panahon ng kanyang ministeryo sa mundong ito. Sa loob ng 3 at kalahating taon, pinaglingkuran ni Jesus ang kanyang mga alagad. Maging ang paghugas sa kanilang mga paa. Kahit hindi natin maranasan ang parehong pisikal na paglilingkod dahil wala na si Jesus sa pisikal na aspeto, tumanggap pa rin tayo ng napakalaking pagmamahal mula sa kanya. Nananatili ang katotohanan na namatay si Jesucristo para sa atin. Namatay siya para sa aking kapakanan. Ang pag-ibig na yun ay naipakita sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Labis akong minamahal ng Diyos na sinugo niya ang kanyang anak bilang pantubos sa aking mga kasalanan. Kaya gaya ng nasusulat, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ibig sabihin minahal niya tayo hanggang sang kamatayan. Kaya nga, nararapat ngayon na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa hanggang sa punto na mamatay tayo. Napaka makapangyarihang mensahe nito para po sa atin. Ngunit ang ating likas na pagkatao na minanam mula kay Adan, minsan mas inuuna nito ang pagmamahal sa sarili na nagpapahirap sa atin na mahagin ng ibang tao. Tama po? Ngunit, ang pag-ibig ni Jesus ang ipinapahayag sa atin ay hindi makasarili, kundi iniisip ang kapakanan ng iba. Ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso upang magawa ang nating magmahal sa ganoong paraan. Kaya gaya ng nakita natin sa Roma 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, sabi po, ay ibinuhos sa ating mga puso. Ang mga walang pag-ibig ng Diyos, sa kanila ay hindi maaaring makapasok sa kaharian ng langit. Ang pagkakaroon ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso ay nagpapakita na ang Espiritu Santo at kayo din ang Panginoong Hesukristo ay nananahan na sa atin. Kaya nga, kung si Hesukristo ay nasa akin, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa akin, parang wala po itong katuturan. Ang pagkakaroon ng Espiritu Santo sa akin, ibig sabihin nito, si Jesucristo ay nasa akin at ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos din sa akin. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, at ibig sabihin na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang nasa akin, ibinuhos ito sa aking puso. Kaya nga, hindi tayo tinawag upang magmahal sa pamamagitan ng ating limitado at makitid na pag-ibig, kundi upang magmahan sa pamamagitan ni Kristo, pag-ibig niya na binuhos sa atin. Ngayon, may lakas na tayong magmahal sa ganitong paraan. Kung wala si Kristo, hindi ito magagawa ng isang makasalanan. Hindi ito magagawa, imposible.
Ang isang makasalanan ay hindi magagawang ibigin ng Diyos ang kanyang buong puso, kaluluwa, lakas at isipan o magagawa niyang mahalin ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Ngunit ganap na ipinakita ni Jesus ang pag-ibig na ito, ang pag-ibig na iyon ni Kristo ay nasa akin na. At sa pamamagitan ng pag-ibig na iyon, minamahal niyo ang inyong sarili at pinapakita niyo ang pag-ibig na iyon sa inyong asawang lalaki o yung asawang babae, mga anak, sa mga brothers at sisters na kasama niyo at maging sa mga hindi mananampalataya na hindi paligtas. Ito po ang pag-ibig o yung ibig sabihin ng pagpapakita ng pag-ibig. Tama po, sobrang sikat na talata, alam natin. John chapter 3 verse 16. Sikat po ito, tama po? Ano po ang sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dapat nating tugon sa John 3:16 ay matatagpuan sa 1 John chapter 3 verse 16. Yun po ang dapat tugon. Tignan po natin. Unang 1, chapter 3, verse 16. Unang 1, chapter 3, verse 16. Dito natin nakikilala ang pag-ibig. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Amen? Sabihin po natin amen. Dapat, amen. Doon lamang maaaring maihayag ang pag-ibig ni Kristo na nasa atin at mula sa atin. Maaaring maipahayag ang pag-ibig ni Kristo sa panlabas. Sa Jesucristo, sapagkat binigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Dahil binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, nalaman natin ang dakilang pag-ibig at pinapakita rin natin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating buhay sa ating mga kapatid. Ito ay isang napakalaking pag-ibig at ipinakita natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating buhay. Sinasabi sa atin ng Biblia na nararapat ipakita ang pag-ibig na ito na hindi natin maipakita. Tama po ba? Kailangan mahayag po ito sa atin. Nakikita ng ibang. Tama po? Ngayon, dito po sa 1 John 4:16, sa verse 16, 1 John chapter 4 verse 16. Verse 16 po. Pwede po, basahin natin ng sabay-sabay. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ako'y nasa iyo at ikay nasa akin sa pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kung tayo ay umiibig, ang pag-ibig ay nasa atin. At tayo ay umiibig at ang bagay na ito ay magtatulan. Nalalaman natin at sinasampalatayanan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, ang buhay ng pananampalataya ay ang buhay kung saan tayo at ang Diyos ay naging isa at namubuhay ng magkasama. Ito ang paglakad ng magkasama. Alam natin lumakad si Enoch kasama ang Diyos sa loob ng 300 years. Lumalakad tayo ngayon kasama ng Diyos. Nabubuhay na kasama ng Diyos hanggang sa makita na natin ang Panginoon. Kaya sabi ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Kaya lumalakad tayong kasama ng Diyos. Iyon ang daan ng isang alagad. Ito ang daang nilalakaran natin. At sa dulo ng daang ito ay ang Panginoon. Dapat ligtas ka at mayroong pag-ibig ni Kristo na naninirahan sa ating puso. Pagkatapos, sa wakas ay magkakaroon ka ng puso na umiibig sa iyong mga kapatid na walang pagsisinungaling. Hindi pinipilit, ngunit kusang dumarating. Ito po ay normal. Ang paggawa sa paraan ng pagkukunwari ay gaya ng mga ginawa ng mga Farisayo. Yung mga bihasa sa batas at mga eskriba at nang makita sila ni Jesus, sinaway sila. Tinawag niya silang mga mapagkunwari at mga Farisayo na kumikilos na mapagkunwari, ipokrito. Tingnan po natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 22. Bago magunang 1, ay ang una at ikalawang Pedro. Punta muna mo tayo sa unang Pedro, chapter 1, verse 22. Basahin po natin sabay-sabay.
Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Isa itong kautusan. Sabi niya, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ang salita ng Diyos, ito po yung katotohanan. Ang katotohanan ng katotohanan ay ang ebanghelyong ito. Dito po ang salita ng ebanghelyo. Kaya sa Efeso 1:13, sa kanya kayo rin naman na nakarinig sa salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ito ang pagsunod, tama po? Kaya ngayon, sabi niya, sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, ibig sabihin narinig na ninyo at sinampalatayanan ng ebanghelyo ng kaligtasan at nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa. Nilinis na ang kaluluwa, ngunit hanggang saan? Kasing dalisay ng Diyos. Kung ating mga kaluluwa ay hindi kasing dalisay ng sa Diyos, walang maaaring makapunta sa langit. Kapag nangyari yun, ang mundong ito ay magiging langit. Hindi ito nais ng Diyos. Hanggang saan nalinis ang ating kaluluwa? Gaya ng Diyos, kapag narinig natin ang ebanghelyong ito, inuunawa ito, tinatanggap ito, at nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan magpakailanman na walang kasalanan. Sa oras na maunawaan natin ito, ang ating mga kaluluwa ay nalinis na at naging tunay na dalisay gaya ng Diyos. Kapag nangyari ito, kapag ang kaluluwa mo ay naging kasing dalisay ng sa Diyos, bibihagin ka po ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't ikaw ay magiging biyag ng pag-ibig ng Diyos at gagabayan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya dito papasok yung sinabi ng pag-ibig ng Diyos ang gumihimok sa atin. Ngayon ay dinadala tayo ng Diyos sa daang ito. Gayunpaman, hindi ako pinipilit, kundi kusang loob kong sinusunod ang daang ito dahil ito ang paraan upang suklian ang biyaya ng Diyos. Isang maligayang daan, isang nakakalugod na daan at isang daan tungo sa kasiyahan. Bagaman mahirap ito sa pisikal, susundin ko ang daang ito. Kasabi, ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, ano po ang kasunod nito kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa? Ito po iyon. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Anong ibig sabihin ng umibig mula sa iyong puso? Gaya ng pagpasan ni Jesus sa aking mga kasalanan at namatay sa krus, pasan ko ang kasalanan ngayon ng mga brothers and sisters sa isang krus, sa aking sariling krus at mamamatay din ako. Ito po ang mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ang halaga ng kasalanan ay dapat na mabayaran upang mawala ang kasalanan. Pinapasan ko ang pagkakamali at kasalanan sa aking krus at babayaran ko ang halaga ng kasalanan sa pamamagitan ng aking kamatayan at pagkatapos wala na ang kasalanan. Kaya nga sa Isaiah 43 verse 25, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa aking at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Kaya gaya ng sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay pag-ibig at sinasabi niya sa atin ang pag-ibig na iyon sa parehong paraan kung paano siya umibig. Ang pag-ibig ay binubuo ng pagpapatawad ng mga kasalanan, pagmamalasakit at paglilingkod. Ang pagpapatawad ay isang bagay na ginagawa na may puso. At ang pagmamalasakit at paglilingkod ay mga bagay na ginagawa sa pamamagitan ng mga kamay at paa. Ang pagpapatawad ay isang bagay na dapat kong ikamatay bago gawin. Ito ang pagtanggi sa sarili at ang pag-alis sa lahat ng pagmamalaki. Dapat kong itanggi ang aking sarili at pasanin ang kasalanan ng ibang tao sa aking krus at mamatay upang makapagpatawad. At ang pagmamalasakit ay nagagawa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pagdurusa. Ito ang pagsasanay ng tunay na pag-ibig. Kasabi po ng Panginoong Jesus, ang sanlibutang ito ay isang lugar kung saan nagsasama ang mga umiibig sa isa't isa. Kasi Matthew 5:46, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong grandimpala meron kayo? Hindi ba hindi nang ginagawa maging ng mga maniniil ng buwis? Anong grandimpala ang mayroon sa pagbibigay at pagtanggap mula sa inyo at sa pag-iibigan sa isa't isa?
Hindi ba rin din ang ginagawa maging ng mga maninihil ng buwis? Hindi ba ganito rin ang ginagawa ng mga hindi iligtas sa mundong ito? Sabagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, sabi, anong gantimpana meron kayo? Sabagkat maging ang mga makasalanan ay iniibig ang mga umiibig lamang sa kanila, dapat nating higitan ng gayong klaseng pag-ibig at ibigin silang mga napupuot sa atin. Yung mga laban sa atin, silang mga nagbibigay sa atin ng maraming sakit. Sila ang dapat mahalin. Ito ang paraan ng paglago ng pananampalataya. Ganito ang paraan kung paano tayo magiging gaya ni Kristo. Gaano na kalaki ang nabugong pagkatao ni Kristo sa akin? Gaano na ako ngayon kalapit sa Panginoon? Ang mga tanong na ito ay ang pagsukat kung gaano ako umiibig. Ang ibigin ng mga umiibig sa akin, kaya itong gawin maging ng mga makasalibutang tao at mga makasalanan. At higit dito ay ang pag-ibig doon sa mga hindi umiibig sa akin, sa mga naiinggit sa akin, naninibugho, napupuot, maging laban sa akin, gaya ng ginawa ni Jesus, gaya ng ginawa ni Esteban. Magsumikap tayong tumawid sa gantong uri ng pag-ibig. Sinabi ni Jesus sa John 15:9, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Nabanggit ang kautosang ito kaysa ating main scripture, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ito ang ibig sabihin ng pananatili sa pag-ibig. Ito ang anyo ng isang church na nag-uumapaw sa pag-ibig at ito ang anyo ng isang pamilya na nag-uumapaw sa pag-ibig. Yes po, maaari rin po itong maging mangyari sa pamilya. Kasabi sa Efeso 5:25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gani Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ang pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay agape love. Nang pasalan ni Jesus ang ating mga kasalanan, sabi niya, maaari kong kunin ang kasalanan ito pero hindi ito. Hindi po ganun. Pinasan ni Jesus ang lahat ng kasalanan sa krus. Maging yung mga hindi na isip na kasalanan at hindi natin kayang unawain. Gaya ng ginawa niyang iyon, sabi ng Biblia sa Efeso 5:25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Sinusubok nito ang mga lalaki na umibig sa parehong paraan. Sa parang ito lamang maaaring lumago ang ating pananampalataya. Kung isang tao ay nabubuhay ayon sa kanilang natural na pamumuhay, hindi lalago ang kanilang pananampalataya at hindi sila mapapalapit kay Kristo. Ito ang sinasabi ng Diyos, kay gaya ng nakasulat sa Colossians chapter 3 verse 19, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Isang tahanang nag-uumapaw sa pag-ibig, gaano kaganda ito? Ang church na nag-uumapaw sa pag-ibig, napakaganda po nito. May narinig po akong patutuo noon, sabi niya. Nang dumating ako sa church na ito, ibang-iba ito sa mga church na naduluhan ko. Dito, naglilingkod ang mga brothers at sisters sa bawat isa. Nagmamalasakit sa bawat isa. At pinipin nilang maigi ang kanilang mga salitang sasabihin. Sabi pa niya, inisip ko, wow, may church pala na ganito. Ito ay isang tunay na church kung saan kumikilos ang pag-ibig ng Panginoon. Nakarinig na kayo ng mga ganitong patutuo, di po ba? Nakarinig na rin po ako. Ito po ay dahil lumalago tayo na parang gaya ni Kristo at nag-uumapaw ang ating pag-ibig. Kaya napapatawad ng mga alagad ni Kristo ang iba, gaya ng pagpapatawad ni Jesus sa kanila bilang kanyang mga alagad. Gaya ng nabanggit ko po kanina, ang pag-ibig ay nagsisimula sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay ang pag-ako sa kasalanan ng iba at hindi ang paghatol sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi madali.
Kahit ang Diyos ay hindi kayang basta na lang patawarin ang mga kasalanan natin ng walang kapalit. Dahil sa hustisya ang Diyos, ang kanyang kuot at galit ay umalaki at hindi niya tayo basta-basta mapapatawan. Ang hustisya ay nangangailangan ng paghatol. Ngunit dahil ang pagpataw ng hatol sa atin ng mga minamahal niya ay magdadala sa atin sa impyerno, kaya pumarito siya sa anyo ng tao. Dinala niya sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan, binayaran ang parusa para sa kasalanang iyon at inalis niya ang mga iyon upang mapatawad niya tayo. Kaya gayon din naman, ngayon dapat na rin nating patawarin ang isa't isa. Hindi madali ang pagpapatawad. Nangangailangan nito ng kamatayan ng isang tao upang ang tunay na pagpapatawad ay talagang maganap. Gayunpaman, ang mga nakaranas lamang ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan, ang mga naligtas, sila lamang po talaga ang makakagawa nito. May isang babaeng nahuli noon sa akto ng pangangalo niya at siya'y ginala kay Jesus. Sinabi nila sa kanya sa 1 chapter 8, sa kautusan ay ipinagkutos sa amin ni Moises na batuhin ng mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Sinabi ni Jesus sa kanilang, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sinulat ang kanyang daliri sa lupa. Ito ang dumurog sa kanilang puso. Wala ka bang kasalanan? Ito ang humatol sa kanila mula sa mga mas nakakatanda. Maridang mas marami ng kasalanan ang nagawa nila. Isa-isa, binaba nila ang kanilang mga bato at umalis. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa babae, babae, nasaan na sila? Wala na bang isang humatol sa iyo? Sabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Kumayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Nung sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, mahalagang maunawaan na si Jesus ay Diyos. Hindi niya basta-basta palalapasin ang kasalanan. Kaya nga, sinabi niya, ang ibig niyang sabihin, ang kasalanan ng babaeng ito, ako ay mamatay sa krus sa halip na siya at papasalin ko ang parusa para sa kanyang kasalanan. Kaya pinapatawad na kita. Kaya nga nasabi niya, hindi na rin kita hinahatulan, kumayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkakasala. Sinabi niya ito noong nagturo siya tungkol sa panalangin. Sa Marcos chapter 11, sabi niya, kapag kayo nakatayo na nanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man. Ito ay isang putos mula kay Jesus. Upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Kayo rin naman, habang namubuhay kayo sa mundong ito, dapat niyong ipahayag ang inyong mga kasalanan, magsisi, talikuran ang mga ito, at maging kung minsan ay tatanggap talaga ng disiplina. Kapag ginagawa niyo po ito, ang inyong Ama na nasa langit ay patatawarin ang inyong mga kasalanan. Gayun din naman, sa buhay niyo pagkatapos ng kaligtasan, dapat po niyong patawarin ang anumang kasalanan na nagagawa ng mga brothers and sisters. Ibig sabihin ito ay ang pagtalikod sa iyong pride o iyong pagmamataas. Dalhin ang mga kasalanan nila na gaya nagpagpasan ng iyong sariling krus at sa patalinhagang pananalita, magdanak ka ng iyong sariling dugo upang mabayaran ang kaparusahan ng kanilang mga kasalanan at alisin ang mga iyon. Kaya nga sinabi ni Jesus ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad sa Mateo 16, kung sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang krus, kanyang krus at sumunod sa akin. Ang isang alagad ay sumusunod sa guro. Tungkol ito sa pagsunod sa guro, upang makasunod ka sa akin, una tanggihan mo yung sarili mo. Isang tabi ang pride at pasanin mo ang iyong krus. Tinuring din ni Jesus ang krus na kanyang sariling krus. Ibig sabihin ba nito ay may nagawang kasalanan si Jesus? Ganang nasusula. Unang 1:35, nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang magalis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Si Jesus ay walang anumang kasalanan. Kaya bakit niya tiniis ang krus? Nagdanak ng kanyang dugo bilang kabayaran para sa kasalanan at nagdusa ng labis na kahatulan. Ang sariling krus ni Jesus ang nagdala ng aking mga kasalanan. Hindi po ba? Opo. Tama po. At ang krus na pasangko ay hindi para sa aking mga kasalanan. Kaya paano nalutas ang mga kasalanan ko? Ang mga kasalanan na nagagawa natin nang hindi natin nalalaman ay nalilinis sa pamamagitan ng pagpapahayag.
Habang ang mga kasalanan na nagagawa natin ng sadya ay nalilinis sa pamamagitan ng pagsisisi sa pagtalikod sa mga iyon at kung minsan ay sa pamamagitan po ng disiplina. Ganito nanunutas ang mga kasalanan ko. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, ang krus na pasang po ay simple naman ng parusa para sa kasalanan. Kung gayon, kaninong mga kasalanan ang pasan ko sa krus ko? Ito ang kasalanan ng mga taong galit sa akin, mga naiinggit sa akin, naninibugo sa akin, o maging mga taong laban sa akin, sila man may brother o sister o iba pa. Dapat kong pasanin ang mga kasalanan nila at mamatay para sa kanila. Ito ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. Kaya nga sabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At sabi rin sa John 15:13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ni Jesus na pinakita sa krus. Saan na ipapakita ang pag-ibig natin? Nakikita po ito sa krus na pasan natin. Kaya nga, wala nang higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ito po ang krus. Ito ay sa tao, hindi si Jesus. Kapag pinapasan natin ang kasalanan ng iba at binibigay ang ating sariling buhay, ito ang pinakadakilang pag-ibig. Ipinakita o ipakita ang pag-ibig na iyon, iyan ang kahulugan nito. Bakit? Sapagkat gayon kakamahal ng Panginoon, kaya dapat mo rin ipakita ang gayong pag-ibig. At ganyan ang isang alagad. Ganyan ang paraan ng pagsunod sa Panginoon. Ito ang daan ng pagsunod sa Panginoon. Tingnan din naman po natin sa Colossians chapter 3. Verse 12 hanggang 14. Colossians chapter 3, verse 12 hanggang 14. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katyagaan. Ngayon po, basahin po natin ito pong verse 13 at verse 14, sabay-sabay. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man na may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang pag-ibig na binabanggit sa huling bahagi ay tumutukoy sa pagsasaalang-alang sa iba at sa paglilingkod sa iba. Tingnan niyo po yung verse 13. Sabi niya, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. May kasalanan ba na hindi pa napapatawad ng Panginoon? May kasalanan ba na hindi pa napapatawad sa atin ng Panginoon? Wala na. Tama po ba? Anong tinutukoy dito? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Kung paano nga ang Panginoon hindi nagkulang sa pagpapatawad ng alinman sa aking mga kasalanan, ibig sabihin daya dapat mo ring patawarin ang lahat ng mga kasalanan ng iba. Kung paanong pinatawad ng Panginoon ng 100% ang aking mga kasalanan, dapat mo rin pong patawarin ng 100% ang kasalanan ng iyong brother o sister. Ganyan din naman ang inyong gawin, sabi po. Huwag mo lamang sila patawarin sa puso't isip, kundi isaalang-alang ang paglingkuran din sila. Kasabi, at higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang pag-ibig na iyon ay nagiging saklan. Ganun ang pagsunod sa kautusan. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan, sabi nga sa Romans 13:10. Kaya wala nang higit pa sa pag-ibig kaysa rito. Kung hindi mo kayang magpatawad, kung ang kasalanan ay nanatili, kung ang paghahatol ay hindi nawawala sa iyong puso, ang galit at puot ay magpapatong-patong at mananatili itong masakit sa iyong puso. Di po ba? Kaya sabi niya, ako nga ang siyang pumapawi ng inyong pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong kasalanan. Ibig sabihin nito, kapag hindi binayaran ng Panginoon ang kabayaran para sa kasalanan at hindi siya nagpatawad, ang kasalanan ay mananatili at hindi ito madadala ng Panginoon. Kung paano pinatawad niyan lahat, tayo rin ay dapat magpatawad para sa kapayapaan ng ating puso.
Kasabi at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Upang ang kapayapaan ito ay maghari sa ating puso, dapat tayong magpatawad. Kung hindi tayo magpapatawad, mawawala ang kapayapaan sa puso. Iyan ay magiging parang kadiliman. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sabi po sa Efeso 5, na isang Panginoon na mamuhay tayo sa ng buhay langit sa kanyang iglesia, upang maranasan ang buhay langit bago pa tayo umunta roon. Ito mismo ang kaharian ng Diyos. Kasabi, kanyang sinubot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatanda ang makikita. At di rin sila nila sasabihin, tignan niyo rito, narito, naroon, sapagkat basta ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sabi niya, nasa inyo. Ang church na ito ay ang kaharian ng Diyos. Kaya ang kapayapaan ni Kristo, ang hari ng kapayapaan, ang namumuno at mamumuno sa atin, gagabay sa atin at mangumuna sa atin. Yan ang sinasabi. Nasa inyo, ang church na ito ang kaharian ng Diyos. May kapayapaan. Tingnan din po natin sa Efeso chapter 4, verse 31 at 32. Efeso chapter 4, verse 31 at 32. Verse 31 at 32, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan kay Kristo, magpatawad din naman kayo ng ganon. Ano ang dapat ninyong alisin? Sabi dito, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, ang mga yan ay dapat ninyong alisin. Sabi ng himno, abandon hate, quarrel, envy, jealousy. Hindi ko kayang awitin yung himno kasi may tumatawa na agad. Anyway, alisin ang galit, pag-aaway, alisin, inggit, paninubugho, at mali ng isa't isa. Ganyan ang church. Alam niyo po yan. Bakit tayo ang mga alagad ni Kristo? Dahil nagpapatawad tayo sa iba. Ganito ang katiwana. Ang pagpapatawad ay isang gantimpala. Sapagat pinasan niya ang krus, ginawa siya ng Diyos sa Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya tayo rin ay dapat magpatawad at magmahal upang maging mga alagad na sumusunod sa Panginoon. Sa pamamagitan nito, may gantimpala na matatanggap sa harap ng Panginoon. Ito ay mahayag sa kaluwalhatian. Kaya napakahalaga ang pagpapatawad at pagmamahal. Sa pamamagitan nito, may gantimpala tayong matatanggap. Tignan din natin. Kawikaan, chapter 19, verse 11. Kawikaan, chapter 19, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalian. Di pansinin ang kamalian, sabi po. Maging ang kasalanan na mukhang imposibleng mapatawad, dapat akong mamatay sa kasalanan na iyon at burahin na iyon. Ang pagbabatawad sa kasalanan ng diba ay kaluwalhatian ko. Kapag humarap kayo sa Panginoon, sasabihin niya, magaling, at papahiri niya ang lahat ng luha po. At kanyang, sabi po, at kanyang kaluwalhatian na dipansinin ng kamalian. Mula sa mga propeta sa lumang tipan, marami ang sumunod kay Jesus at nagsilbing anino ni Jesus. At si Jose ay isa sa mga iyon. Alam natin si Jose ay ipinagkandulo ng walang iba kundi ng kanyang mga sariling kapatid at ipinagbili sa pagkaalipin. Ipinagbili siya ng kanyang sariling mga kapatid at ito ay hindi makatwiran. Ang isang pangyayari lamang na iyon ay maaaring maging dahilan ng pagkamuwi niya sa kanyang mga kapatid sa buong buhay niya. Kaya si Jose, na dating nakasuot ng napalamuti ang mamahaling kasuotan at minahal ng kanyang amang si Haku, ay napunta sa bahay ni Potiphar at siya ay naging alipin. Namuhay siya ng buhay alipin. Gayunpaman, noong nanaginip siya ng panaginip na ibinigay sa kanya ng Diyos, naisip niya, sinasanay ako ng Diyos. Pwede siyang mamuhi sa kanyang mga kapatid.
Ngunit, tumingin po siya sa Diyos. At kahit wala siyang ginawang masama, nakulong po siya. Mas lalong nagmukhang hindi makatwiran. Kahit na naglingkod siya bilang punong alipin sa bahay ni Potiphar at ginawa ng maayos ang kanyang trabaho, itinapon pa rin siya sa kulungan. Kinung una, si Nanay si Jose sa pamamahala ng sambahayan ni Potiphar. Pagkatapos, pinangasiwaan niya ang lahat ng mga gawain sa kulungan. Natuto siyang mamuno. Natuto rin siyang mangasiwa sa mas malalaking bagay. Pagkatapos niyon, inilabas siya ng Diyos sa kulungan at kalaunan siya po ay ginawang Prime Minister ng Egypt. Kesa lahat ng paghihira at pagsubok na pinagdaanan ni Jose, nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Nakita niya kung tunay na mahal ni Jose ang Diyos at kung may pusong naayon ang puso ni Jose sa kalooban ng Diyos. Kesa lahat ng paghihirap at pagsubok na kanyang pinagdaanan, nakita ng Diyos yun pong tunay na pananampalataya ni Jose. Buksan na nga lang po natin. Genesis chapter 50, babasahin ko po mula verse 15. Genesis chapter 50, simula po verse 15, babasahin ko. Nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay patay na, ay kanilang sinabi, baka si Jose ay may galit sa atin at tayo tiyak na gantihan sa lahat ng kasamang ginawa namin sa kanya. Kaya't ipinasabi nila kay Jose, inuutos ng iyong ama bago mamatay, namatay na sinasabi, ganito ang iyong sasabihin kay Jose, hiniling ko na ipatawad mo ang pagkakasala ng iyong mga kapatid at ang kanilang pagkakamali sapagkat sila gumawa ng kasamaan sa iyo. Hiniling namin na ipatawad mo ang pagkakasala ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Si Jose ay umiyak nang sila ay magsalita sa kanya. Naiisip niyo ba kung ano ang nararamdaman niya at kung paano nadurog ang kanyang puso? Ngayon po, verse 18, ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at kanilang sinabi, narito kami ay iyong mga alipin. Basahin po natin verse 19 to 21 sabay-sabay. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit iniligay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Kaya't huwag kayo ngayong matakot, pagkakainin ko kayo at ang inyong mga anak. Kanya sila ginaliw at nagsalitang may kabaitan sa kanila. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid bilang isang tao na nasa posisyon na may lubos sa kapangyarihan bilang gobernador ng Ehipto. Si Jose ay isang taong mapagbigay. Masasabi natin na ang pag-ibig ni Jesucristo ay nahayag sa pamamagitan ni Jose. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Sinabi niya, sa makatwid na kailangan nating magpatawad kahit hindi maganda ang trato sa atin. Bakit po? Sapagkat tayo ang mga alagad ni Kristo na lumalakad na nakatingin sa Panginoon at sa krus. Kung hindi natin patatawarin ang iba at pananatilihin ang galit at pagkapuot sa loob natin, kung gayon binibigyan natin ang pagkakataon ng Diablo. Efeso 4:26-27. Magalit tayo ngunit huwag magkasala. Huwag ayang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Kaya binibigyan natin ng pagkakataon yung pong Diablo sa tuwing tayo ay nagagalit. Kaya sa halip, kailangan nating ipahayag ang pag-ibig. Sa Biblia, sa 2 Corinthians chapter 2, pakiusap. Tandaan po natin ang bagay na ito. Huwag yung bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Sa halip na yung nagagalit kayo, mas magandang ipahayag na lang natin sa ibang ating pag-ibig. Tignan na nga lang natin 2 Corinthians. Chapter 2, mula verse 8 hanggang verse 11. Kung pwede po ilipat natin ang pahina gamit ang dalawang kamay.
Mas mabilis po ito. 2 Corinthians chapter 2 verse 8 to 11. Kit ako'y nakikiusap sa inyo na papagtibay ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako sumulat upang aking masubok kayo at malaman kung kayo'y masunurin sa lahat ng mga bagay. Ang inyong pinatatawad ay ipinatawad ko rin. Ang aking pinatawad, kung ako'y nagpapatawad ay alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Verse 11, sabay-sabay po nating basahin. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Ipagpalagay natin na mayroon tayong kaaway na ayaw sa atin, naiinggit, may hinanakit, sumasalungat at sinusumpa talaga tayo. Pinatawad na po ni Jesus ang mga kasalanan iyon, tama po? Ngunit ako mismo ang hindi mga pagpatawan. Pinatawad na ito ni Jesus, pinatawad na ito ng Diyos, at hindi ko ito magawa. Ako mismo ang hindi makasunod na yon sa Panginoon. Hindi ko maipahayag ang pag-ibig na kagaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon. Ang aking pananampalataya ay hindi pa rin lumalago. Tama po? Si Satanas ay patuloy na nag-uudyok ng kasamaan upang guluhin ang ating buhay pananampalataya. Sabi niya, "Oy, bakit ka humihingi ng tawad at nagpapatawad? Wala ka namang ginawang mali. Wala ka namang pagpapahalaga sa sarili mo. Wala ka bang lakas ng loob?" Sabi niya, "Hoy, hanggang kayo nagkamagtitiis." Kaya, patuloy po tayong inuudyukan ng kasamaan ni Satanas. Kahit na tayo ay magdusa ng 100 beses, tayo na mga alagad ni Kristo ay kailangan na bubuhay sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, "Apo'y namamatay araw-araw." Kahit na gusto nating kwelyuhan yung kaaway natin at makipagsuntukan, ngunit sabi ako ay dapat nang mamatay. Mamamatay akong dalandala ang aking kasalanan. Kaya ngayon tignan naman po natin sa Biblia. Santiago chapter 3. Kasunod po ng Hebreo, Santiago chapter 3. Verses 13 at 14. Santiago chapter 3, simula po verse 13. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninubugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay laban po talaga sa katotohanan. Verse 15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may sa demonyo. Verse 16, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat kung saan mayroong paninubugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Saang panig ako dapat tumayo? Yan ang tanong. Kung mayroong kabutihan at kasamaan, sa panig ako dapat tumayo? Hindi ba dapat tayo ay tumayo sa panig ng katotohanan? Hindi ba dapat na tayo ay tumayo sa panig ni Hesus Kristo? Dapat tayong tumayo sa panig ng pag-ibig at hindi po doon sa panig ng pagkapuot, alitan, inggit, selos. Saan panig ako dapat tumayo? Dapat nating ipahayag o ipakita ang pag-ibig, lalo na kapag mayroon tayong ginagawa para sa gawain ng Diyos. Mayroong laging panggulo si Satanas. Tandaan niyo po yan. Si Satanas ay laging mayroong ginagawa upang hindi magkasundo. Tama po? Pinupukaw niya ang ating emosyon. Kung gayon ay dapat nating isipin, sinusubukan talaga akong guluhin ni Satanas. At dapat agad tayong tumayo at pumanig sa katotohanan, sa pag-ibig at kay Jesus. Ako mismo ang gumagawa ng desisyon. Kaya nga, sabi sa Galacia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sabi po, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ako mismo ang gumagawa ng desisyon.
ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng pananampalataya sa anak ng Diyos? Ito ang pag-ibig. Nabubuhay tayo sa pag-ibig na iyon. At tayo po mismo ang gumagawa ng ating desisyon. Binigyan po kasi tayo ng free will. Kung tatagabid ba natin ang kaligtasan o hindi, ngunit binigyan niya tayo ng free will, ng pagsunod at pagsuway sa buhay pagkatapos ng kaligtasan. Tingnan po natin ngayon sa Lucas chapter 11. Kapag nananalangin, sinasabi, pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin. Kaya tingnan natin, Luke 11 verse 4. Lucas chapter 11 verse 4, basahin po natin sabay-sabay. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin, at huwag mo kaming dalhin sa tukso. Ito po ang ginagawa ng isang taong naligtas. Sapagkat pinatatawad namin, naman namin ang bawat nagkakautang sa amin, ito po muna. Ang kapatawaran ang nag-aalis ng kasalanan, ngunit ang katwiran ng Diyos ay nanganailangan ng kabayaran para sa kasalanan. Sa mga tweet, ang taong iyon ay walang kakayang magbayad kaya ako ang nagbayad na kagaya ng pagbabayad ni Jesus para sa akin. Kung gayon ay magagawa nating magpatawad. Sabi dito, sabagat pinatatawad naman namin ang bawat nagkakautang sa amin. Ngayon, at ipitawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Ito po ang panalangin upang maiwan natin ang mga kasalanan ng iyon. Tama po? Pagkatapos nating makipag-away sa ating asawa, ito na ang pagkakataon upang maalis ko ang paghuhugali niya. Tingnan natin kung sino ang magtatagumpan. Minsan sinasabi natin yan. At pagkatapos ay mag-aaway sila. Ngayon, sino po talaga ang magtatagumpay? Ang Diablo po ang nagtatagumpay. Sa pagkakataong iyon, kahit na kayo ay naglilingkod, hindi kayo mapapalagay at hindi papasok sa inyo ang mga salita sa Biblia. Sinasabi ko po ito ngayon sa inyo, ngunit kung mayroong ganitong tao ngayon dito, ang salitang ito ay hindi papasok sa iyo. Tama po? Hindi ko ito magagawa, hindi ko kayang gawin, sasabi niya. Pagkatapos, ang salitang ito ay hindi papasok sa iyo. Tama po? Tama po ba? Hindi niyo magagawang makipag-fellowship o manalangin. At magiging mas masakit po ito. Kung magagawa lamang ninyong magpatawad, sapat na po iyon. Ano po ba ang big deal? Dadalhin niyo po ba ito hanggang sa langit? Kailangan niyo po itong itapon ng mga kasalanan na yan. Itapon sa mundong ito, ibaon na. Napag-usapan po namin ito minsan nung pumunta po kami sa mission sa Africa. Sabi namin, ilibing natin ang isang bagay na kailangan nating itapon habang namubuhay tayo sa ating buhay pananampalataya sa Africa. Kahit na ito ay kasalanan na gumagambala sa akin habang ako ay namubuhay sa aking buhay pananampalataya, humahadlang sa aking buhay pananampalataya, ilibing na natin ito. At tayo ay pumunta. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga taong pumupunta sa Africa at bumabalik ay nagbabago sa kanilang buhay pananampalataya. Ito po ay sapagkat tinatapon nila ang mga bagay na humahadlang sa kanilang pananampalataya. Kaya kailangan natin itong itapon. Kung hindi ko magagawang magpatawad, ako din mismo ay magdurusa. Ang pagpapatawad ay bunga ng espiritu at bulaklak ng pag-ibig. Tignan natin sa Kawikaan 24. Verse 29. Kawikaan 24, verse 29. Basahin po natin ito pong verse 29 sabay-sabay. Huwag mong sabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Kung anong ginawa niya, iyon ay igaganti ko sa kanya. Sinasabi mo, nagagantihan mo siya. Kung ano ang ginawa niya sa iyo, hindi tama ang ganito. Ang sabi, huwag mong sabihin, sabi po. Kung gagawin mo iyan, kagaya ka rin po niya. Sa ibang salita, kung gagawin mo ang parehong ginawa ng ibang tao sa iyo, ang parehong kasalanan, ang parehong pagkakamali, kagaya ka na rin ng taong iyon. Kung ikaw ay magiging isang tao na tunay na lumalago sa pananampalataya, kung gayon, ay dapat palampasin mo na lang iyon. Ito po yung tama. Ibig sabihin, nahayaan na lang iyon.
Huwag mong hayaan na patigilin ka nito sa pamumuhay ng iyong pananampalataya, ng iyong trabaho, ng iyong buhay sa church. Itapon mo na lang, tama po? Bakit ba natin kailangan na patawarin ng iba? Dahil pinatawad din tayo sa pagkakamali natin. Ikaw ba ay perpekto? Hindi po. Paano ang bawat isa sa atin? Hindi rin. Hanggat tayo nabubuhay ay may laman sa mundong ito. Tayo ay magkakaroon ng mga pagkakamali at mga kasalanan. Anong man natin yun? O hindi, nagkakasala pa rin tayo. Sinasabi ng ibang tao, kapag nagkakamali sila, sinasabi nila, nangyayari talaga ang ganitong bagay. Kapag ang ibang tao naman ang nakagawa ng kasalanan, sabi naman nila, ay grabe ang sama nila. Tinatawag ito sa mundong ito na double standards, di ba? Dapat mayroon tayong pag-iisip na ilagay ang ating sarili sa sitwasyon ng iba. Dito papasok yung tinatawag na pakikipagsimpatsya. Sa English po, empathy. Ang ibig sabihin ng empathy ay puso. Ang salitang M ay nangangahulugang pumasok. Kapag sinasabi natin na enter o N, M ay nangangahulugang pumasok. Ibig sabihin ay pumasok sa puso. Pumapasok tayo sa puso ng ibang tao at iniisip na gaano nadurusa ang kanyang puso, gaano siya nasasaktan. Gaano siya nahihirapan pagkatapos siyang makagawa ng mga kasalanan at pagkakamali. At kapag nakita nating nagsisisi sila, tayo ay makikisimpatsya. Kahit sinasabi natin ito na huwag kumusga, ito ang patunay na lumalago na ang ating pananampalataya. Kasi sabi, ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Ang awa ay nagtatagumpay po laban sa paghuhukom. Gaano tayo dapat magpatawal? Sabi ni Jesus, kung magkasalang yung kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Kung siya'y magkasala laban sa iyo ng 7 sa isang araw, at 7 siyang bumalik sa iyo na nagsasabi, nagsisisi apo, dapat mo siyang patawarin. Nakalagay po yan sa Luke 17:3-4. Katapos nagtanong si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, makailang ulit magkasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Sagot, hanggang sa makapito ba? Sabi niya. Ibig sabihin ba na patatawarin siya ng 7 at sa 8 ay hahatulan na siya? Hindi ito naintindihan ni Pedro. Kaya sumagot si Jesus sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makipitumpung pito. Mateo 18:22. Hindi ito natatapos sa 7. Ilan daw? 70 times 7. Ibig mong sabihin, 490? Ilang beses? Ilang ulit yon? Kailangan mong gawin ng 490 times? Ngunit hindi mo kayang magpatawad ng 490 times bago ka pa tumayo sa harap ng Panginoon. Anong ibig sabihin ito? Paano mo dapat patawarin ng ibang tao kapag nagpapatawad ka? Ibig sabihin nito, kung paanong pinakawag ng Panginoon ang iyong mga kasalanan magpakailanman, dapat ka rin magpatawad sa ibang tao ng unlimited, magpakailanman. Ibig sabihin, magpatawad ng kasalanan magpakailanman. Tama? Ang nagpapatawad ng kasalanan ay umahanap ng pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Ang taong ito ay tuluyan ng kumiwalay sa Diyos at pinaghihiwalay ang mga brothers and sisters. Kaya na, ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Yung nagpapaulit-ulit sa usapin, naghihiwalay ng magkakaibigan. Kaya kung paanong itinapon ni Jesus ang aking mga kasalanan sa krus, itapon din natin ang mga kasalanan ng mga brothers at sisters sa ilalim ng ating krus. Mahabag tayo sa kanila at huwag ipaalala pa ito sa kanila. Kalaunan makakalimutan din natin ito. Ngunit kung palagi mong babanggitin ang mga dati nilang kasalanan tuwing nag-aaway kayo, kung gayon, hindi mo ito makakalimutan. Kung hindi mo makakalimutan, hindi ka rin makakapagpapatawad, tama? Sa tuwing mayroong kayong bagay na pinag-uusapan at nagtalo kayo, mas mabuti ng pag-usapan ito kung kailan ito nangyari. Ngunit iba, ang iba ay patuloy itong binabanggit. Ganito ang sinasabi nila, ganyan ang ginawa mo dati sa akin. Ganyan ang ginawa mo dati at ngayon, ito naman ang ginagawa mo. Kung ganito, hindi ka pa ba talaga lubos na nagpapatawad, di ba? Kasi sabi, ang nagpapaulit-ulit sa usapin, sino naghihuli ng magkakaibigan? At ang isa pang dahilan kung bakit dumating si Jesus, bakit nga ba siya dumating? Para maglingkot. Ang pagbabatawad sa mga kasalanan
ay natupad sa pamamagitan ng puso. Nakakamit ang kapatawaran kapag dinala mo ang lahat ng kasalanan sa krus ng iyong puso at pagkatapos ay aalisin mo ito. Kito pa yung isa pa, ang pagpapatawad sa mga kasalanan ay sa pamamagitan ng puso. At isa pa upang tignan ng isa't isa at maglingkod. Si Jesus mismo, siya po ay nagsabi kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Dumating siya upang maglingkod kasi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagan, naparito ako upang maglingkod at paglilingkuran ko kayo. Tignan natin sa Lucas chapter 22. Lucas chapter 22 verse 24 hanggang 27. Nagkaroon ng isang pagdatalo-talo sa gitna nila. Kung sino kaya sa kanila ang ituturing na pinakadakila? At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay nagpapanginoon sa kanila at ang mga may otoridad sa kanila ay tinatawag ng mga tagapagpala. So bakit sa inyo hindi ganyan? Sa halip ang pinakadakila sa inyo ang magiging pinakabata at ang pinuno ang siyang naglilingkod. Basahin po natin ang verse 27 sabay-sabay. Sabagkat alin ang higit na dakila? Ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa hapag? Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Ang nakaupo sa hapag at kumakain ay siyang pinaglilingkuran. Kaya ang naglilingkod ay hindi umuupo at kumakain kundi siya ay nagdadala ng tubig at naghahanda sa hapag. Ginawa yun ng Panginoong Jesus, hindi siya umupo at kumain, kahit patuloy na nalilimutan ng mga alagad na si Jesus ang Kristo. Sinabi ni Jesus, hindi ako naparito upang paglingkuran kundi upang maglingkod. At ginawa niya iyon sa harap ng mga alagad at tinuruan sila. Nagkaroon si Jesus ng buhay na pinaglilingkuran ng mga alagad. Nang marinig ng mga alagad ang mga salita ni Jesus, hindi sila sumagot ng ganito. Hindi po, kailan mo kami pagpinaglilingkuran? Kami ang naglingkod sa iyo. Ngunit sinabi, subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Gaya ng kung paano ginawa ni Jesus, tayo ngayon ay dapat na maging mga lingkod. Kung tayo ay nagpatawad, kung ganoon ay dapat din tayong maglingkod. Dahil tayo ay naglilingkod, tayo ay tatanggap ng gantimpala. Ang mga bagay na ating ipinaglilingkod ay gagantimpalaan po talaga. Kaya binabago tayo ng Diyos upang magawa po natin ito. Ang mga bagay na ating ipinaglilingkod, tandaan po natin, mayroon pong karampatan po itong gantimpala. Kaya kung kayo ay nagpatawad, kailangan din po ngayon, dahil nakapagpatawad tayo, kailangan na rin nating maglingkod. At sa mga paglilingkod nating ito, meron pong naghihintay na gantimpala. At dito binabago tayo ng Diyos upang magawa po natin ito. Tingnan natin sa Matthew chapter 25. Mateo chapter 25. Simula po verse 33. Mateo chapter 25, verse 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging huban at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasabutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin uuhaw at binigyan ka namin ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, uhuban at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa binangguan at dinalaw ka namin? Verse 40, sabay-sabay po nating basahin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Ito ang paglilingkod. Kung mayroon man na may sakit sa atin at nasa ospital, dapat tayong pumunta upang aliwin siya. Kung mayroon naman namatayan,
dapat tayong makiramay. Ganito ang paglilingkod sa Panginoon. Ito po ay pagsasanay sa pag-ibig. Hindi pwedeng hindi tayo pumunta dahil pagod na tayo, o di kayo naaabala, nahihirapan. Dapat pa rin tayong pumunta, lalo na kung hindi naman sila malapit sa atin. Kung may mangyari sa ating kapatid, dapat natin isipin na ito ay malaga sa atin. Ito ay paglilingkod sa mga kapatira. Hindi lamang ito pag-ibig, kundi paglilingkod din. At pupurihin tayo ng Panginoon. Sabi, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Sabi ng kanta, Jesus obeyed himself and took on the role of servant who serves others, sabi po. Ginawa ni Jesus kung paano niya ito tinuro. Kaya nga sa ating main scripture, sa John 13:34-35, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Kaya ang daan ng mga alagad ay daan ng pag-ibig. Ito rin ay daan ng pagpapatawan. Ito rin ay daan ng paglilingkod. Yan ang daan ng mga alagad na dapat po nating lakaran. Kaya nga sa ating main scripture, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, kayo magmahalan sa isa't isa. Sa pamamagitan daw nito, malalaman ng iba na tayo mga alagad dahil may pag-ibig tayo sa isa't isa. Ngayon, basahin pa natin ang isang talata sa 1 Korinto chapter 9 verse 19. 1 Corinthians chapter 9 verse 19. Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikaya. Sabi niya, upang higit na marami ang aking mahikaya. Kaya dapat tayong matuto na magbigay ayon kay Kristo. Magbigay, sabi po. Sabi ng Biblia, alalahanin yung mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya huwag nating subukan na palagi tayong pinaglilingkuran. Dapat po tayong magbigay sa isa't isa. Alam niyo, mayroon pong isang kwento. Sa langit daw at sa impyerno, nakita niya ang pagkain ay pareho at ang mga kutsara ay pareho. Subalit ang kutsara ay 1 metro yung haba. Kaya dapat silang kumain gamit ang 1 metro kahabang kutsara. Subalit sa impyerno, nung tumingin siya, lahat ay sinusubukang pakain ng sarili nila gamit ang mahabang kutsara. Subalit ang mga ito ay napakahaba kaya hindi sila makakain kaya sila ay pare-parehong nagutom doon. Subalit sa langit, pinapakain nila ang bawat isa gamit ang mahabang mga kutsara. Sinusubuan nilang isa't isa kaya mga tao sa langit ay pare-parehong busog. Yan, pinakain nila ang isa't isa gamit ang mahabang kutsara at dahil dito bilang resulta nabusog po sila. Hindi ko po alam kung sino ang gumawa ng kwentong ito, subalit naipaliwanag niya ang mabuti nang mabuti yung langit. Tama po ba? Kapag tayo na po ay tumumo sa Panginoon, ang pag-ibig na binigay natin sa mga kapatid sa mundong ito ay ibabalik sa atin ng may dakilang gantimpala. Siyempre po, hindi tayo naglilingkod na umaasang may kapalit. Subalit sa totoo lang, umaasa tayo dito. Din po man, sabi po ng Biblia, malaya ako sa lahat. Ibig sabihin, malaya kung gawin ang gusto ko at hindi ko gustong gawin. Ginagawa kong lingkod ang aking sarili sa lahat. Ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa mga kapatid at sa mga ligaw na kaluluwa na hindi ligtas ay upang mas marami ang ating bahikayat. Kaysa loob o sa labas ng church, tayo ang mga taong nangungkuli ng mga kaluluwan ng mga tao. Tama po ba? Tayo ay mga mangingisla, mamamalakaya. Dapat tayong makahuli ng marami. Sa huli, tayo ay mga mangingisla, nanghuhuli ng mga ligaw na kaluluwa. Upang makapagligtas pa ako ng iilan. Kaya, dapat po talaga tayong maglingkod o maging mga lingkod. Dapat tayong maglingkod gaya ng ginawa ni Jesucristo. Ngayon, ito po ay kailangan talaga ng paglilingkod gaya ng ginagawa ng mangingisda para makahuli tayo.
Kaya, ngayon po, ito po yung unang bahagi ng sermon ng Daan ng Mga Alagad. Ang pangalawang parte ay medyo mahirap. Binanggit ni Jesus ang iba't ibang daan upang maging kanyang mga alagad. Ito ang daan upang ikaw ay maging alagan. Pakiusap, sana po ay pakinggan natin ang mga susunod patungkol sa topic na ito. Daan upang maging kanyang alagad. Manalangin na po tayong lahat. Amang Diyos, maraming salamat po. Mataimtim po akong nagpapasalamat na ginawa po ninyo kaming mga alagad ni Kristo upang hayaan kaming makalakad sa daan ng mga alagad, upang ibuhos sa amin ang iyong pag-ibig, upang kami ay makalakad at ibigay sa amin ang puso upang maglingkod. Pakiusap, kumilos ka po, upang ang mga salita na aming natutunay ay maging aming pamumuhay. Pakiusap, samahan niyo po kami, kumilos at tulungan kami sa bawat Bible seminar sa linggong ito upang maraming kaluluwa ang maligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.